usong-usong ngayon ang iba't ibang mobile games. Maaari naglalaro ka ng mobile games katulad ng Mobile Legends. Ako na't kaso si Baloy! Hala! FPS gaming katulad ng PUBG at Call of Duty Mobile. Maaring RPG gamer ka naman na naglalaro ng Ragnarok. Punta sa computer shop, titipirin mo yung baon mo. MU. Siyang different set of items, skills, pati na rin progression. At Genshin Impact. Pero 10 years ago, alam mo bang may larong kinaadi ka ng iyong millennial tito at tita? Maaaring isa ka sa nakapag-download at nakapaglaro nito. At maaaring isa ka rin sa nagtataka kung bakit ang isang larong kumikita daw ng $50,000 o 2.5 million pesos kada araw ay biglang nawala. Halika, samahan niyo ako alamin ang misteryong bumabalot sa Flappy Bird at developer nito. Ang taon ay 2013, panahon kung saan ang tita mo ay nambabalatik ng iba't ibang ibon para patayin ang mga baboy. O isa ang tito mo sa mga nagluluto ng dragon at umaatak sa mga base ng kalaban. Ito ang panahon kung saan ang iba't ibang game developer ay nag-uunahan sa pwesto bilang pinakasikat na laro sa Play Store at App Store. Karamihan ay kung todo pinapaganda, ginagawang 3D, at nilalagyan na storyline ang kanilang mga laro. Ang hindi nila alam, kakainin lang sila na isang two-dimensional game. Sang-ibon? Pato? Bibe? Itik? Butete? Ano to? 2005, noong binuo ng isang Vietnamese independent game developer na si Dong Nguyen ang kanyang game developing company na Dot Gears. Marami na rin siya nagawang games at madalas two-dimensional games ang kanyang ginagawa. Yung para bang Super Mario at Castlevania ang dati niya. Kaso, wala ni isa dito ang sumikat. At dumating ang taong 2013, panahon na putok ang pagkakaroon ng smartphone at ang mobile gaming ay in demand. Nag-uunahan sa tuktok ang ilang sikat na games katulad ng Angry Birds, Clash of Clans at Candy Crush. Dito nag-decide na din si Dong Nguyen na lumipat sa mobile gaming platform. At wala siyang kaalam-alam na isa sa mga larong gagawin niya ay gigimbal sa buong mundo. May 2013 nang nirelease si Dong Nguyen ang isang laro na nagngangalang Flappy Bird. Madali lang ang mechanics ng larong ito. Habang si Baby, yung ibon na lumilipad, ay hinihila ng gravity, kailangan mo itouch ang screen mo para umangat siya ulit. At habang ginagawa mo ito, kailangan mo siya ilusot sa mga tubong parang kinapipay sa isang sikat na laro. Sobrang simple lang ng larong to. Dahilan para kaadikan ng mga taong sumubok i-download ito. Simple! Kagaya ng buhay ni Dong Nguyen noong di niya pag ginagawa ang Flappy Bird. Dahil hindi katulad na ibang game developer na tuwang-tuwa at nagpapakasasa ngayon sa perang hatid ng success ng kanilang laro, hindi ganun ang naramdaman ni Dong Nguyen. May 2013 to December 2013, halos wala nagda-download ng larong Flappy Bird. Nagmistulang Flappy Bird ang Flappy Bird. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang buwan ng January 2014, kung saan nag-skyrocket ang downloads ng larong ito, mapa-iPhone man o Android phone. Ang Flappy Bird ay biglang sumikat dahil sa word of mouth. Naalala ko pa yung unang best na naglaro ako nito. Agad ko niyaya ang aking mga kaklase na i-download ito upang magpataasan kami ng high score. At lalo pa itong sumikat nang nag-upload ang mga YouTube celebrity kagaya ni PewDiePie ng video habang pinapakita ang frustration nila sa larong ito. Really, Flappy Flooper, I think you and I are gonna go well together. I'll be you piece of shit. I hope you don't. Ang larong ito ay napakasimple, ngunit napakahirap kapag nilaro mo na. Parating namamatay itong ibong to na bumabangga sa tubo. Pero hindi mo alam, bakit parang gusto mo ulit-ulitin? Mahalin tulad mo ang pakiramdam nito sa pagputok ng bubble wrap. Na once masimulan mo na, parang kailangan mo na ito. Hanggang sa nabansagan na nga ang larong to bilang most addictive game, pinortray na rin ng media ang larong to bilang salot. Na kapag nilaro mo ito, ang buong oras mo ay mauubos. Ultimo ang trabaho at pamilya mo ay mapapabayaan mo na daw.
Kahit alam naman nating hindi naman ganun kalala ang larong to, pero mas lumala ang sitwasyon na nagsimula ang misinformation at fake news katulad nito. May magkuya daw na naglalaro ng Flappy Bird. Inasar ng kuya ang bunsong kapatid dahil hindi nito matalo ang kanyang high score. Dahilan upang sobrang magalit ang bunsong kapatid at humantong daw sa pagpatay nito sa kuya niya. Grabe. Ang balitang ito ay kumalat sa buong social media platform na naging dahilan sa lalong pagkatakot ng mga tao sa Flappy Bird. Kasuli na ang lahat ng madiskubre na tong balitang to ay gawa-gawa lamang at nanggaling sa isang joke time na website. Ngayong alam na natin ang magulong mundong iniikutan ng larong Flappy Bird, puntahan naman natin ang game developer nito. Unti-unting nararamdaman ni Dong Nguyen ang epekto ng pagsikat ng larong Flappy Bird. Maraming gusto mag-interview sa kanya about sa larong ito. Ngunit nanatiling tahimik ito sa kanyang bahay at sumasagot lamang gamit ang kanyang Twitter account. Isa lang ang sagot niya sa mga media. Sorry, busy ako ngayon. Masyado akong overload at hindi ko na kaya i-handle lahat ng to. Ang media ay masyadong ino-overrate ang laro ko. Ayoko ng ganito. Bigyan niyo ako ng katahimikan. Sorry press at media. Hindi kayo ang players ng laro ko. February 5, 2014 naman, pinost na isang website na The Verge ang isang article na nagsasabing kumikita na daw ang Flappy Bird ng $50,000 or kung i-convert natin sa peso ay 2.5 million pesos kada araw. Dahil dito, nagsilabasan ang mga issue na sumisira sa larong ito kagaya ng maaari daw kasuhan ng Nintendo si Dong Nguyen sa paggamit ng mga graphics galing sa kanilang larong Super Mario. Kagaya ng tubo at background ng Flappy Bird. Pangalawa, dinaya daw ang pagsikat ng laro. Gumamit daw si Dong Nguyen ng bot sa pag-download. Dahilan sa pagtaas ng downloads at pagsikat ng larong Flappy Bird. Napakaraming issue ang binato sa kanya. Mga bagay na hindi niya kayang i-handle. Kaya noong February 8, 2014, panahon kung saan ang Flappy Bird ay nasa rurok na ng tagumpay na posible nilalaro na ng buong mundo. Nag-tweet si Dong Nguyen ng isang seryosong post. Matatawag kong success ang Flappy Bird, kaso sinira rin ito ang buhay ko, kaya sinusumpa ko na ito. Pasensya na sa lahat ng manlalaro ng Flappy Bird. 22 hours from now, tatanggalin ko ang larong to, hindi ko na kaya. Walang kinalaman dito ang kahit anong legal issues. Talagang hindi ko na kaya. Pagtapos nito, hindi na nagparamdam si Dong Nguyen sa social media at kinabukasan, tinanggal na niya ang Flappy Bird sa Play Store at App Store. Sumabog ang media sa desisyong to ni Dong Nguyen. Bakit niya tatanggalin ang isang larong kumikita na ng $50,000 kada araw? Nagsimula na maglabasa ng mga espekulasyon. Umabot na rin ang haka-haka na nagpakamatay na daw si Dong Nguyen dahil sa pressure na nararamdaman nito. Pero kalaunan, after ng ilang buwan niyang pagtatago, lumabas din si Dong Nguyen para linawin ang issue kung bakit niya tinanggal ang larong ito. Ginawa ko ang Flappy Bird para laruin ng mga taong gusto magpalipas ng oras. Ngunit di ko akalain nakaka-addikan ito ng mga tao. At sa tingin ko, naging problema na ito. Para masolusyonan ang problemang ito, the best kung tatanggalin ko na ang Flappy Bird, it's gone forever. Pero hindi lang pala ito ang dahilan. Nabanggit din ng magulang niya sa ibang interview na hinaharas na ng mga media ang kanilang pamilya. Hindi na sila makalabas ng bahay dahil may mga nag-aabang sa kanilang paparazzi. Nasopokate na ang anak nila sa nangyayari. Hindi na makatulog at hindi na makapagpahinga si Dong Nguyen. After niya tanggalin ang Flappy Bird, nakaramdam siya ng ginhawa. Maaaring di na siya sikat, pero sabi niya, mas gusto niya yun. Marami sa atin na naghahangad ng kasikatan at kayamanan. Maaaring para sa inyo, katangahan ang ginawa ni Dong Nguyen. Ngunit para sa akin, tama lang ang ginawa niya. Hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan sa mundong to ang kapayapaan mo sa buhay. Maaaring wala na ang original na Flappy Bird, pero ang memorya nito ay mananatili sa atin. Isa ka ba sa nakapaglaro ng Flappy Bird? Comment down below your experiences and memories about sa larong ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, like, share, and subscribe na. I-ring nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. Again, this is the First Noel na laging magsasabi sa inyo na bata man o matanda, ang teknolohiya ay para sa lahat. Kaya samahan nyo akong mag-aral at matuto.